get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Hi guys, so today is October 1 at ngayon tayo kukuha ng salary. Sana hindi siya makalimutan. From 11:30 ngayon lang ako nakapasok dito guys, alas 12. So ganun ako katagal naghintay. Tingnan natin. Nakakaloka to. Tapos kung sino man yung Sunday, hindi ko alam. Kaya sana bilisan nila kasi hindi nakakatuwa na mag-stay ako dito. So yun, at ano pa ba? Yun lang. Ang daming nangyari at tong nasa paligid ko, magulo. Tapos yan. Oh, di ba? So OOTT pa ba tayo? Sige, tara. Ang mali ko kapag pagod ako, naisasama ko yung mga malinis kong damit dun sa nasuot ko na. So buti na lang may pabango ako at naamoy ko kung ano yung mga nagamit na tsaka yung bago laba. Ito yung suot ko guys, yung Kiss, Hot Kiss, tong jumper from Jug, yung heartstring na bag, and yung Aldo. So yan yung ating OOTD. Nagganito ako para matakpan yung taba ko, tapos dito lang yung kita. So, alam niyo na, ramdam ko na yung pagiging mataba, bes. So, ngayon, haggard-haggard tayo. Kasi, ngayon lang ako pinagbuksan ng gate. So, ako natakot ako umakyat dito kasi madilim. Tapos, iniisip ko, baka may nakaabang dyan. And, itinawag to sa akin na sabi, eh, bumili na ng timba. So, yan. Wala pa rin yung timba. Tapos may nagyosi dito. Hindi ako nagyosi guys. So, ang makikita nyo sa akin, more on ano, pagkain. And sana this time, malakas ang tubig at hindi tayo patayan. Kasi, nagagaling to sa mga ano eh, yung mga padulas. So, as in dito, yan, kanina, ako lang yung tao. Siyempre, hindi nyo makikita dahil sobrang liwanag sa labas. So yun, at magre-retouch na ako, tapos bala ko sana na kada pupunta ako dito nakaayos, naka-aura, para hindi tayo mukhang basahan. Kaso naisip ko na wag na, kasi kung ganito yung mga bantay, diba, grabe makatingin. So partida yan, naka-pants pa tayo. So hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip nila. Maganda dito, camera yung gamit ko. Naitatayo ko na kayo kahit saan. Pero wala akong stand. Kaya dapat ko tong ingatan. And, yan. Ayusin ko na to. Ayusin ko na rin mukha ko. Tapos yung bag. Wala akong dalang jacket. Polo lang pala. Meron akong polo yan, oh. From Overrun. So, 50 pesos ko siya nabili. Or 85. Pero may defect siya yung sa bulsa dito. May mga spike yan. Kasi tinanggal ko na kasi nakulangan ang isa. So para hindi pangit tignan, yun yung ginawa ko. Tinanggalan ko siya. So mahilig ako sa Overrun. Wala akong kaarte-arte sa damit. Basta bagay sa akin, okay ako. And ano pa? Yun. Chine-check ko yung mga OR. Baka meron akong mga hindi na lista. Kasi baka tayo masopla. So ilang days din ako na walang outro dahil ang mga kasama ko yung mga artist na hindi ko pwedeng ipakita. And kahapon nangyari na yung Star Magic Ball, and yun yung inaabangan ko kasi titingnan ko yung mga ano nila, mga gown. So pangarap ko rin magsuot ng gown kung ano-ano, kaya kung ano yung ipasuot sa akin o kaya kung wala akong arte, basta importante bagay sa akin nagagamit ko, maayos yun at hindi siya as in yung sa tagiliran ko, di ba, yung sobrang sikip, hangin, kita yung likod ko, ganyan. So, nagsusuot naman ako ng backless, depende dun sa lugar, sa kasama, di ba? So, kaya natin yan, besh. Lakasan lang ng loob. So, kahit malalaki yung suot ko, kipper lang. Kasi minsan napagkakamalan talaga ako tomboy. Pero, totoo guys, kung nung college days, dapat tinuloy-tuloy ko yung pagbablog, baka nakita nyo yung nail ko hanggang dito, tawag sa akin, Mystica. Tapos sobrang haba, alagang-alaga siya ni mama.
Tapos yung mga aurahan ko, medyo payat pa tayo nun. So, puro pink tayo. Then, meron kami mga magbabarkada na color jeans na every Friday or Saturday, refresher day. Yun yung mga time na pare-pareho kami, pati yung mga pang-ibabaw. So, minsan magkakaiba kami ng kulay, same design and different colors, mga ganun. So, marami kaming paandar nung college na hindi ko na na-i-vlog. So, more on photo yung ginawa namin. Tapos ngayon, lumipat kami ng bahay, lahat ng photo ko, hindi ko na siya makita kasi natabunan na. So, marami ako ngayong gamit na nawawala at hindi ko makita dahil nga eh, hindi pa as in totally maayos yung bahay namin. So, yun, and ang haba ng daldal ko. So, okay na yan. Para next nito, behind the scene and kung bawal siya, sorry. And ilang days nga ako walang outro, alam nyo na yan. So, pag walang outro, ibig sabihin, nagmamadali na kami, madaling araw na kami nakauwi, or pagod na ako, diba? So, alam nyo na, at nakakapagod yung trabaho ko. So, natutuwa ako lahat kayo, napapasaya ko dun sa mga shoutout and kung pwede lang talaga na ipa-shoutout kayo lahat kasi yung ginagawa ko, hindi talaga pala pwede yun. So, kung magpapa-shoutout ka, isang tao lang sa isang video. So, ako kasi pinagsama-sama ko kasi nga, alam ko, once a year ko sila makasama and hindi ko na sila makasama, posible mangyari na ganun. Kaya ginawa ko, sinasabay-sabay ko kayo lahat. Kaso eh, yun, na ano naman tayo, nasabihan tayo na hindi pala ganun yung way ng shoutout. Sorry! Pero ayan, kung mas marami pa, mas okay. Pero syempre nakakaya rin doon sa artist. And kapag halimbawa, yung artist na yun, sobrang idol mo, pwedeng ikaw lang yung i-shoutout niya. Tapos yung iba, sa next artist na lang, mga ganun. Kasi yun yung ginawa ko sa kaibigan ko. Kasi nag-ano siya, nagsabi siya, big time ka na, kasama mo na si ganito. Alam ko na nagsasabi siya sa akin, and possible na nagtatampo siya. Kaya, nung nakita ko ulit yung idol niya, siya yung pina-shoutout ko. Sana maintindihan niya yung trabaho ko, hindi siya biro. Kasi kapag talaga nakakita ako ng artista, sa vlog lang ako madaldal, pero personal, natutulala ako. Tapos hindi na ako makapagsalita. Compare naman na, kapag nakakita ako ng artista, titili ako, diba? So, minsan sigaw tayo, ay, mga ganyan, kilig-kilig. Pero, alam mo yun, kailangan mo talagang pigilan. So, marami kasi moment na ganito ako, tulala. And kapag sobrang kilala ko yung artist, lalo pag idol ko, hindi ko talaga alam kung paano pipigilan. So, yan, at ayusin ko na to. Baka biglang dumating si client. So, yung cellphone ko na lang yung ginamit ko kasi nakatago na yung camera at 9:15 na ng gabi. So, ito yung itsura ng Robinson's Place, Manila. At dito ko lalabas sa May Paura para salubungin yung mga chip. So, yan. Sarado na. Kaya ako nandito kasi dito na ako kumain dahil kayo na pa ako nanginginig sa gutom. So, ito. Dati dito nagtatrabaho yung pinsan ko. Yan sila lahat. First time ko ganito, puro sarado na. Yan siya. Si Bench na lang. Ay hindi, sarado na rin si Bench. Pape Melroti. Yan, pati yung mga nasa taas, guys. So, it means, at least, yan o, sarado na si Bench. Diba? See you, guys! Lalabas na ako! Gold on my necklace, gold on my wrist. Girls getting mad cause the boys